Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Oras na, sala na ng mga balita para sa issue natin ngayon. Mga bagong tren mula sa China. Magagamit na ng MRT bago matapos ang buwan ng Pebrero ayon sa Department of Transportation. Ngayon, ang tanong ho natin, ito na ba? Ito na ba ang solusyon para hindi na pumalpak ang operasyon ng MRT? Ang ibig sabihin niyan, madadagdagan ng bagon. Tama. Diba ngayon, medyo kulang tayo ngayon eh. Kulang. Pumipila, pila sa kalsada, tapos pag akyat mo, pila pa rin. Eh ngayon, marami-rami na pwedeng sumakay ho dyan, galing sa China po ito. Sabi ni Rick, kalinisan, hope maging maayos na ang lahat sa MRT at wala nang umepal at saka yun sa LRT Cavite Extension. Okay, si Sora Cashew. Sana nga po huwag na pumalpak na maging daas magandang serbisyo ng sa riding public. Si June Kagampang Ayuban, sabi niya, subukan nilang tarantaduhin pong ang MRT sa mga itinalaga ni President Digong. Sigurado may makakatikim sila ng boots made in Marikina. Yun lang masabi ko, Idol Sir Ben. Alam mo, Lex, dito mo makikita na talaga yung mga tao, ano, umaasa talaga sa mga sinasabing pangako at yung kanilang nakikitang mga gagawin ng administrasyong ito. Tama. At sa kabila niyan, malalaman natin yan depende rin sa sinasabing resulta or yung accomplishment. So, hayaan natin ang mga tao talagang na huwag masirang kalang inaasam-asam na tiwala. Pero pagdating sa dulo, yung makamtang kahinat na gusto nila mangyari. Kaya dapat to yung mismong administrator po ng MRT, nakasalalay ho sa kamay mo ang magandang operasyon ng MRT ngayon. Itong tugon ho ni Jake Biaco, marami pa talagang kailangang ayusin sa pasilidad ng MRT. Pero huwag kailangang ikompromiso ang bulsa ng mga mananakay. Gamitin lang ang budget na nakalaan sa DOTR ng maayos. Tama nga naman si Elsa Tagon. Yan ang maganda. Simple lang, ha? Ito, mula naman kay... Sa Facebook. Sa Facebook. Pinagtatawanan nga ng mga Hapon ang LRT kasi ang pinto ay biglang sumasara at napakabilis. Okay. Yun. Si RG Mendoza, hindi lang yung mga tren ang dapat palitan. Dapat pati yung sistema nung kung paano minamanage ang MRT at na dahilan kung bakit madalas ang aberya at pagpalpak nito. Okay. Mag-post lamang ho kayo ha, sa inyo po mga matalinong opinion at babasahin pa rin natin yan bago matapos po ang Kilos Pronto.